Magandang araw po sa ating lahat. Ilang araw na lamang natitira, muli naman tayo maghahalal ng bagong pinuno ng ating bansa. Bilang isa sa boses ng Bagsamoro Nation, boses ng Overseas Filipino Workers, I would like to take this opportunity para may bahagi ko ang aking kaalaman at puro-puro hinggil sa sali-sali at mainit na isyong ito. Boses ng mamamayang Bagsamoro, boses ng mamamayang Pilipino at panahon na para makialam dahil isa tayo sa simbolo ng pagbabago, simbolo ng pag-undan. Ito ang isyo na kung saan magtatala sa kasaysayan ng bansang Pilipinas, isyo na pinag-uusapan ng buong sambayanan pati na rin ng ibang bansa. Isyo na kung saan maging sanhi ng pagbabago sa ating bayan na matagal nang inaasam ng nakararami. Inaasam na kaginhawaan sa lahat ng aspeto. Ito ang isyo ng Halalan 2016. Piliin ang karapat-dapat, may paninindigan, may prinsipyo, responsable leader at higit sa lahat, may nagawa. Sino nga ba ang karapat-dapat na ilukluk sa pagkapangulo? Yung subok na ngunit mahina at nadidiktahan ng may mga kapangyarihan at magpapatuloy sa kasalukuyang administrasyon na tinatawag o ipagpapatuloy ang matuwid na daan. Isang leader na kung saan sumasablay sa kanyang mga sinasabi. Sinasabing, ang mga Muslim na mananako. Hindi niya kailangan ang boto ng mga overseas Filipino workers. At sinasabing, hindi problema ng pamahalaan ang pagpasok ng kontrabando sa bansa. Yung mga nangyari sa kasalukuyang administrasyon, yung mga problema na bumalot sa ating lipunan na kung saan hanggang ngayon ay hindi pa rin nabigyan ng hustisya ang mga pangyayaring iyon. Tulad na lamang ng Hacienda Luisita. Ang Maguindanao Massacre, magtatapos na ang terminong ito, pero wala pa rin hustisya, hindi pa rin naparusahan ang mga may sala, ang mga kriminal. Ang issue ng Yolanda Funds, saan napunta ang pondo, ang tulong ng ibang bansa, binulsa, kinurakot, ang mga relief goods, mas piniling nabulong. Ang Zamboanga Siege at ang SAF 44 ang mamasapanong incidents. Isipin natin na 44 SAF ang nalakas samantalang merong ceasefire sa mga araw na iyon, sa mga pagkakataong iyon. May peace and order, pero ano ang nangyari? Ito ay sanhi upang maapektuhan ang pagsusulong o pagpasa, pag-aproba sa BBL. Kamakailan lamang na nangyari ang Kidapawan Massacre na kung saan yung mga namatay na mga magsasaka at yung mga nawawala pa rin hanggang sa ngayon. Ano ang ginawa nila? Sa halip na tulungan yung mga tao, yung mga magsasaka, na bigyan ng bigas, ngunit bala ang kanilang ibinigay. Hanggang sa ngayon ay nagtala pa rin tayo ng isa sa pinakakurap na bansa sa buong mundo. Nakakahiyang pamahalaan. Yung mga kurakot, mga crocodile, hindi pa rin natatakot dahil kahit makulong sila ay magkakaroon pa rin ng special treatment. May posible pa silang ma-pardon. Kaya, eto pa ba yung hinihintay natin? Ipagpapatuloy natin ang ganitong sistema? At eto pa, napabilang tayo sa worst airport in the world. Ito ay isang kahiyahiyang pangyayari. Nakakadismaya dahil ito ay nasa capital city mismo. Yung isyo ng panimbala, sa ngayon ay unti-unti naman bumabalik ang modus nila. Okay lang kung ang nabibiktima ay kapwa Pilipino or yung kanilang mabibiktimahin. Ang manisaklap nito ay pati yung ibang lahi, kaya nakakahiya, nakakadismaya. Sa halip na ipagmalaki mo ang isang pagka-Pilipino sa ibang bansa, pero ito ay nawawala. Ayan pati yung issue ng balikbayan box, hindi pa rin ilang pinalampas, di na sila na konsensya, mga mapagsamantala. O pipiliin ba natin ang magnanakaw lantarang korupsyon? Aba ang kapal pa ng mukha para humadlak sa madla. Ang sasabihin mamamatay tao ang politikong katunggali, samantalang mas maraming nagawa at walang bahid ng korupsyon. Dahil ba ikaw ay natatakot kung manalo ang kandidatong katunggali mo, dinibigin mo ay mawawalan ka ng hinihing uliwanag o kulungan ang iyong bagsak? Pwes, humanda ka.
Piliin natin yung hindi pa subo. Bago pa sa politika, wala pang nagawa. Malaanghel kung magsalita nang sa gayon ay makakuha ng simpatya. Umpisa pa lamang ay nagsisinungaling. So paano pa natin paniniwalaan ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga plataforma? Tinanin nyo ang nangyari sa debate under TV5. Itinaas ang kanyang kamay na pabor siya sa death penalty. Subalit, sa isang interview, ang sabi niya ay hindi siya pabor sa death penalty. Ano yun? Lokohan? Nung tinanong siya ng isa sa mga journal tungkol sa Coco Levy assets, ano ang sagot niya? Wala siyang pinirmahan na batas o hindi raw siya pumirma. Pero ang totoo, pumirma po siya. Come on, Senadora. Lahat ba naman uutuin mo? She denies being Danding's puppet. At kamakailan lang lumabas ang balita na nangako magbigay ng tigfa 500 pesos sa 1,000 botante na pumunta sa kampanya sa Baguio City. At ito ay pahiwatig ng vote buying. O pipiliin natin yung may totoong puso, totoong nagmamahal at may manasakit sa bayan, may nagawa, walang bahid ng korupsyon, at handa tayong ipaglaban. Siya ay galit sa mga kriminal, drug pushers, kawatan, hold upper, rapist, smuggler, at nagsusulong na ibalik ang death penalty. Pero tingnan natin ang kanyang mga nagawa at patuloy pa rin na binabatikos. Pilit na pinapabagsak ng mga kalaban sa politika at ng mga supporters. Sinisiraan at kung ano-anong kwento o black book propaganda ang ginagawa. Ito naman ba ay dahil leading naman siya sa inilabas sa survey ng Pulse Asia under ABS-CBN? Alam po natin mga kababayan na nagbibiro lamang siya. Bad joke is not a crime. Humingi na po siya ng paumanhin. Mas pansinin po natin yung mga magnanakaw, yung gumagawa ng karumaldumal sa lipunan. At bakit pa natin kailangang palakihin ang isyu na ito? Magsampa ng reklamo. Ito ay salitang lumabas lamang sa kanyang bibig. Yung pinatay na babae sa drum, nasaan kayo, Gabriela? Nasaan ang women's group? Yung protesta ng mga magsasaka sa Kinapawang City at ikinulong ang isang lola, buntis at ilang mga kababaihan. Nasaan kayo? At yung viral video na inilabas ni Mystica, Mystica Kamote, Mystica Mistake ka na naman. Ano ang kaugnayan ni Mayor Duterte sa nagdaang martial law? Problemang ito, dapat mas tulungan nyo kami na sampahan ng kaso ng reklamo si Atty. Gadon na mas matindi at mas nakakapanindig balahibo ang mga binitiwang salita. Huwag po tayong magpagamit sa mga sinungaling at mandurugas na politiko, kaya panahon na para itama ang liku-liko at lubak-lubak na daan. Sa panahon ngayon, kailangan natin ng isang leader na magiting at may paninindigan at higit sa lahat, hindi magdanakaw sa kaba ng ating bayan. Kailangan natin ng leader na sanay at nakapagtrabaho sa ahensya ng ating pamahalaan. Nakapagtrabaho bilang judiciary sa mahabang panahon. Nakapagtrabaho sa legislatura, sanay at nakapagtrabaho sa ehekutiba. Isang leader na kayang supuin ng kriminalidad, illegal na droga, at kayang ipatupad ang tunay at kapayapaan at patas na hustisya. Isang leader who represents the tribe people, the Christians, Muslims, and Lumans. Pagbuklod-bukludin ang lahat ng tribo, kaya nararapat na isulong ang federalismo. Damang-dama ang kanyang sinseridad para manungkulan at ibigay ang karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. Ang buong Pilipinas ay posibleng maging isang katulad ng isang Davao kung tayo ay magtutulungan. Unang-una sa kasaysayan ng Pilipinas na itinala bilang isang pangsyam na safest city sa buong mundo ang lungsod ng Davao at ngayon ay pang-apat na naman sa listahan ng most safest city sa buong mundo. At ito ba ang masasabi o sinasabi nilang myth o haka-haka? Panahon na para sa totoo at tunay na pagbabago. And last but not the least, I am Venus Man. I am a Filipino and I love my country. It is the land of my birth. It is the soul of my Muslim ancestors. And Duterte is my president.
Duterte is my president. Kaya tapang at malasakit, tama si Duterte. Mabuhay po tayo lahat. Mabuhay ang lahat ng Pilipino. Mabuhay ang mga OFW. Sa muli, magandang araw at maraming salamat.